Nga mga kabaw, nandito tayo ngayon sa Suzuki Calabra. Titingnan natin, i-comparison natin. Tingnan natin side by side yung FI na Raider 150 and then Ford na Raider. So I believe na pareho itong maganda, pero preferred nyo lang kung ano yung, mas preferred mo. Kung matulin ba o low maintenance. And sa dulo, titingnan natin kung ano yung mga issue na kailangan nyo malaman bago kayo bumili ng Raider. So, nandito tayo ngayon sa Suzuki Calabra. Kukompare natin itong FI na Raider and then yung Carb. Pagdating sa looks, actually, depende naman kung anong prepared mo. No? Ito mukhang Decepticon. Ito mukhang Autobots. So, LED. LED na yung headlight niyan. Then ito, bulb. So, yung physically, aesthetics ng unit, kumpara natin, one by one. So, nakamag siya para yung 17 inches. 17 din to. So, yung size ng gulong, pareho lang din. Ang kaibahan lang nito, yung caliper niya. Ito, Nissin. Nissin yung caliper nito. Yung ito, Brembo. And pareho lang din ng, display and then yung makina niya magkaiba yung makina na ito mga boss ano? Kasi ito FI then ito carb so ang kaibahan niya ito ay air cooled ito ay liquid cooled so mamaya panoorin niyo ang dulo ano yung advantage itong dalawang to. And then semi-digital, may manual pa siya. And then ito full digital na. Pareho may shutter. May shutter din to. And then alam na naman natin to, no? Ito yung reclam mode 4 na walang lagaya, walang compartment. So yung FI, meron na. May compartment na. So, parehan din siya may trunk. So, yung FI natin may crown din. Then yung tapakan nga lang nito ay goma metal.
Pareho sila ng tapakan sa likod ng mga OBR natin. And then yung chain cover. Chain cover pareho lang. Then gulong. Ayan. Pareho lang din yung gulong. Then yung kaibahan lang nito, maliit yung sprocket ito. Malaki ng konti dito sa Raider card. And then yung upuan niya, papansin nyo, mas malapad ito ng konti. Then mas slim to at may pagka-firm. Tail light niya nandito. Pansin niyo tong parang plastic na part na to. So naka-LED na rin yan. Assembly, signal light. Ito yung tsura ng ano niya, likod niya. Sa carb naman, so wala siyang naka-usli rito na unlike dito, no? So nandito na yan sa ilalim. Ayan. So, ayan yung comparison niya. Pareho naman talaga, pareho namang maangas. Depende rin sa preferred mo. Ito yung ano niya, ito yung look niya up close. Ito sa FI. So yung ano niya mga kabang ano, based dun sa mechanic feedback. Ayan mga kabang ano, yung feedback nga pala dito sa carb. Ang carb ay madaling ayusin kasi nga ready available yung spare parts sa maraming tindahan na Suzuki branches, ano. And then yung FI, meron din naman pero syempre hindi naman siya masyadong sirain kaya masasabi ko na limited lang yung stock. Ang issue lang pala sa FI, ito nga pala, no, base ko sa mga mekaniko na feedback, na kapag natumba yung FI, naghahalo yung oil coolant dun sa oil. Kaya medyo kailangan yung paakin yung gilid para maayos yung part na yan. Wherein sa carb kasi, air cool lang siya, so wala masyadong issue pag natumba. So yun yung kukonsider nyo rin, ano. Syempre yung FI matupit, yung carb medyo magastos or costly yung gas. Yun nga lang, mas mura yung carb kumpara sa FI. So kung ano man piliin mo dyan, nasa iyo yan, pareho naman siyang hari ng underbone. Depende lang sa kung anong gusto mong category, no. So para sa opinion ko, no, syempre FI ang gusto ko gawa ng yan ay Euro compliance na in terms dun sa emission. And then kung carb yung gusto mo, malamang kakargahan mo yan at magre-resig-resig ka syempre dun sa racetrack para bawal yung tie content. Alright? So ikaw mga kabong, anong preferred mo na motor, ano? Yung FI ba o yung carb? So ano mang mapili mo, comment mo lang. And then kung meron kang advantage o disadvantage yung dalawang unit na to, ay comment mo na rin para mag-guide yung ating mga viewers. And then huwag mong kalimutang i-hit yung notification bell and subscribe button para notify ka sa mga future uploads natin mga kabong. That's it for now and see you on the next video.